tayo pong mga tao ay, siguro po, lahat naman tayo may mga goal tayo sa buhay. Amen? Actually, ang successful people, sabi doon, they are oriented goal performance people. At totoo naman yan. Alam niyo po, 2019, di ba, nung pumasok ang COVID na ito, early ng 2020, di ba, talaga naman po ng pandemya tayo. So napakarami natin, I'm sure, lahat po tayo rito, napakarami natin mga goals sa buhay natin. Naplano na natin yung 2020. Sabi ko nga sa aking misis noon, nandun pa kami sa Quiet. Ang dami naming naplano for 2020, pero lahat po iyon, hindi po natupad. Amen? Because meron talagang nangyari. Sabi nga, kapag tayo ay goal-oriented people, nag-iisip tayo in the future, yun na yung magiging ano natin, buhay natin. We are, sabi dito, ay sinisikap natin talaga. Amen? Pero dito sa ating pag-aaralan sa umagang ito, the Good Shepherd give us a very important lesson about goals. Yan. Kung meron tayong goals, meron din ang ating Good Shepherd. At yan ang magandang malaman natin sa umagang ito. Goals are very important sa mga tao talaga. Importante sa atin to. Di ba? Sabi nga ng isang matalinong tao, kapag ka ikaw ay, sabi doon sa English, if you aim nothing, you will hit it every time. Halimbawa, meron kang tinitirador na ibon sa puno. Amen? Hindi mo man tamaan yung ibon, tatama ka doon sigurado sa puno. At lahat naman tayong tao, ganyan din. Amen? Goals are very important, lalo na yung ating spiritual goals. Yan po. Si Pablo po, may sinabi si Pablo. Sa Filipos chapter 3, verse 13 to 14. Alam niyo po, si Pablo ay very practical na tao si Pablo. Ang sabi niya rito, mga kapatid, hindi ko ay pinalalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito. Brothers and sister, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining forward or toward what is ahead. 14. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Nakita po natin yung goal ni Pablo. Kung meron man siyang naranasan previously, hindi po dun siya nagpo-focus. Amen? Dumaan na eh, nakalipas na eh. Ang hinaharap niya ngayon, yung nandito sa kanyang harapan. At nawa po tayo, ganyan din ang goals natin sa buhay. Well, of course, nag-failure tayo sa buhay natin. We fail sometimes talaga, or many times. Pero ang maganda, nag-stress forward tayo toward doon sa mas hinaharap natin. And that is Paul. Ang ganda nung kanyang layunin. Amen? Hindi yung kapag tayo nabigo minsan, o dalawang beses nabigo tayo, ayaw na natin bumangon. Amen? So magandang encouragement, bumagsak ka, isa, dalawa, tatlo, bangon uli. Left behind yung nasa likod, looking forward yung nasa harapan. God wants us to have wisdom about goals for our lives. I will give you some practical goals from our Lord Jesus Christ. Number one, Jesus tells us that Satan has goal for our lives. Number one po talaga, dapat kilala natin kung sino ang kaaway natin. Mga Kristiyano tayo, we know the first, sino ang kalaban natin? Si Satan. The devil. Our enemy. Sabi rito, we need to know and believe that Satan has goals for our lives. Meron din po siyang goal sa buhay natin eh. Kung si Lord Jesus Christ merong magandang layunin o goal sa buhay natin, sabihin si Satan, meron din po siya. At yan ang titingnan natin. The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. Yung tatlong yan. Makikita natin. Yung mga horrible na nakakatakot na kanyang mga goal sa buhay ng isang mananampalataya. At lahat naman tayong mananampalataya, vulnerable po tayo dyan. Kumbaga, sa ano po, tayo yung target ni Satan. Hindi po target ni Satan yung mga walang tamang relasyon sa Panginoong Jesucristo o hindi nananampalataya kay Kristo Jesus. Tayo pong mga nananampalataya kay Kristo Jesus,
we are the target of Satan. Kaya nga pag dinidescribe po yan si Satan po, alam niyo si Satan, para lang siya nagda-dart. Alam niyo yung larong dart? Nag-i-spin na ganun sa ano? Ganun lang po si Satan. High-tech na rin po si Satan. Wala siya, hindi kanya lalapitan. Tatargetin ka lang niya talaga hanggang sa mabullseye ka niya. Pag nabullseye ka, ayan na. Steal, kill, and destroy. Number one, gusto kong i-spread out ng konti yung steal or tinatawag devil's deception. The devil's deception. Sa John 8:44, sinabi doon na ang ama ng mga Hudyong ito, sabi, you belong to your father, the devil. Ang kausap po ni Panginoong Jesucristo dito, yung mga Pariseo po, mga Hudyo. Sabi niya, and you want to carry out your father's desires, he was a murderer from the beginning. Not holding to the truth, for there is no truth in him, when he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies. Parang sabi ni Panginoong Jesucristo, siya ang ama ng kasinungalingan. At kapag ka siya ay nagsisinungaling, likas na sa kanya yun. Wala pong gagawin ang diablo sa atin, kundi dayain lang po tayong lahat. Amen? Kaya nga sabi ko, kung walang magpapadaya, walang madadaya. Amen? Kasabihan niya na. Amen? Example. Akala ng iba sa mga empleyado sila ng kanilang kumpanya. Di ba? Minsan sa kumpanya natin, maraming mga bond paper, maraming mga ball pen na makikita natin pakalat-kalat. At minsan sasabihin mo, iuwi ko nga muna itong bond paper na ito. Alam niyo, inabot ng isang taon, kauuwi ng isang empleyado, isang tambak na po yung bond paper sa bahay niya. Amen? It was Satan's deception. Sometimes, bibirahin tayo ni Satan sa mga ganung bagay lang na akala natin, okay lang naman ito. Wala namang naka-tsaka ano nito, libre na ito eh. Amen? Yung ballpen, igagano mo yung ballpen dito. Amen? Mga deception ni Satan, akala natin ganun lang, maliit na bagay lang, pero doon tayo inuumpisaan ni Satan hanggang sa lumaki ng lumaki yan. Susunod, hindi na bond paper ang iuwi mo at saka ballpen. Baka yung Xerox machine na ang maiuwi mo sa pandaraya po ni Satan. Amen? Yan yung mga pandaraya eh. Sa mag-asawa, ganun din po. Lagi po yan sa mag-asawa. Deception. Nadadaya ang lalaki o babae. Sa panahon ngayon, di ba, practically, hindi na lang po ang lalaki ngayon nadadaya eh. Pati po mga babae, nadadaya na rin. So both parties. And Satan, he likes them well. Yan ang gustong-gusto po ni Satan. Dito sa church natin, wag na po tayong lalayo sa ating simbahan. Satan is working on us 24/7 day. Tandaan po natin yan. Hindi po tumitigil si Satan. He never sleep, he never stop. He always working. Kaya naman tayo mga mananampalataya, dapat nagdo-double time din tayo. Hindi tayo tutulog-tulog sa pansitan. Because Satan, very dangerous. Mapanganib po siya. Amen? Dadayain ka niya. Pangalawa, devil's goals including death. Yung kanyang pagpatay sa atin or yung kill. Sabi dito, death is the second goal of Satan in our lives. Yes, physically, si Satan po talaga yan ang gusto niya, patayin tayo. Di ba sometimes ang tao ay kinamamatay na nila yung kanilang sakit. As the Bible says, there are some diseases or sakit ng isang tao dahil sa kanyang kasalanan. And there are also, may mga kasakitan din ng tao, hindi naman dahil sa kanyang kasalanan. Pero most of the time, Satan working on your physical health. Nakakita ng taba, sunggab ng sunggab, may gamot naman eh. Nakakita ng matamis, kain ang matamis. May gamot naman eh. Daming mga pandaraya ang ginagawa ng kalaban natin. Amen? And most of all, Satan wants to kill our spiritual life. Yan po ang mapanganib talaga. Dadayain tayo ni Kristo, ni Satan.
But thanks God. Maraming salamat sa ating Panginoon bilang tagapagligtas ng ating mga buhay. Bakit? Because Satan cannot kill us because the Lord Jesus Christ, He conquered the cross of Calvary, yung cross ng Kalbaryo. Amen? Salamat po. Because yung may power ng kamatayan, He will not overcome us. Because the death of our Lord Jesus Christ on the cross of Calvary, yan ang naging katagumpay natin. Jesus is the Lord of light. Amen? Wala namang ginagawa si Satan sa atin. Yung ating mga hopes, dreams natin, yung potential natin sa buhay natin, gigibain niyang lahat yan. Wala siyang inatupag, kundi sirain at sirain yung mga pangarap natin, yung mga dreams natin sa buhay natin. Amen? Ganyan ang trabaho niya. Wala siyang gagawin, kundi dayain, patayin yung ating pananampalataya. Pangatlo, devil's goal including destruction. Ito yung pangatlong sinabi niya. To destroy us, to ruin your life. Yan ang gustong-gusto ng devil sa atin. Alam niyo, ang isang magandang practical na pwede nating panghugutan dito, ang gustong-gustong sirain ng Panginoon yung ating mga pamilya. Ang ganda-ganda ng relationship ng isang pamilya, but suddenly, may biglang mangyayari because itong si Satan, yan ang gustong-gusto niyang targetin, yung ating mga pamilya. Amen? Simpleng-simple po, mga anak natin. Diba? Sa panahon natin ngayon, number one is yung mga technology talaga. Napaka, ano ngayon ang teknolohiya sa atin? Masyadong advanced. Amen? Yung mga anak natin, ang liliit pa, ang gagaling na sa mga computer, sa mga cellphone na yan. Bumili ka nga ngayon ng modelong cellphone, di ba? Bukas may bago na uling model. Yung binili mong bago, bukas, luma na yan. Amen? Pero kung ikaw may cellphone ka, alam niyo po yung 3210, yung sinaunang cellphone? 3210, para daw ano yun? Pangkadkad ng ano yun, ng yelo? Amen? Di ba pag sinend mo naman ang message sa iPhone o sa anumang gadget na modelo, pares din naman yung message eh. Pag sinend mo, makakarating din. The same message ang mababasa mo. Di ba? Tama? Amen? Pero bakit ang tao ngayon nahuhumaling sa mga bagay na puro bago, bago, and sometimes, many times sa buhay natin, yan po ang ginagamit ni Satan. Amen? Tatawagin mo yung anak mo, kakain lang, nagte-text pa. Amen? Minsan, pag nasa harap pa ng pagkain, lahat naka-cellphone. Hindi magkaundaugaga. Totoo yan. Minsan, pinapalo ang kamay ko ni misis ko pag nakakain-kakain na kami. Hawak ko kasi yung cellphone din eh. Oh, hindi tayo naliligtas. Ibig sabihin, sa panahon natin, there were many things na pwedeng gamitin ni Satan para siya makapasok. Pangalawa, ang pwedeng practical reason dito, yung pera. Mga mag-asawa, nawa naman tayo mga mag-asawa, wala tayo nagiging problema pagdating sa monetary natin. Yung salapi. Amen? Kaya napakaganda, lagi ko rin ina-advise sa mag-asawa, kayong mga lalaki, yung ATM nyo, surrender nyo sa misis nyo. Surrender your ATM. That is the best thing you can do. Amen? Wala kasing deception eh. Pag hindi mo hawak ang ATM mo, walang tukso. Amen? O, mga misis naman, maging maayos naman yung pagbabudget ninyo. Amen? Huwag nyo namang sasairan yung mga mister nyo. Lagyan nyo naman yung bulsa nila ng mga pang-pocket money nila. Amen? Many marriages talaga, couples po talaga, nadaya pagdating sa monetary. Or yung kanilang mga children, yung mga anak nila, napabayaan na. Kasi trabaho ng trabaho eh. Overtime ng overtime, napabayaan tuloy yung kanilang mga anak. And that's what Satan did in our family. Even the church. Sa atin, sa church din po, ganyan ang gagawin. Maayos ang relationship ng bawat miyembro, ng bawat pastor ninyo, pero minsan pinapasok talaga ng diablo. Merong ginagamit dito sa atin. Even your pastor, pwede rin namang pasukin talaga. Kaya I always remind, please pray for your pastors, for your elders. Dahil kami po mga pastors, meron din po kaming kahinaan. Isang katotohanan po yan. Amen? So if we are praying for you, you will pray for your pastors. So that magiging matibay ang lahat. Amen? Alam niyo, isang magandang illustration dito ay yung kaninang umaga, naglilinis ako ng aming sasakyan. Nakakita ako, alam niyo yung caterpillar?
Yung caterpillar, kasi nakaparada ako dun sa ilalim ng mga puno eh. Yung caterpillar po. Alam niyo po ang caterpillar, pagka nag-form na siya, butterfly na siya, di ba? Napakaganda naman sa mata ng butterfly, di ba? Iba-ibang kulay yan eh. Pag lumilipad, ang ganda. Pero when you take a look the reproduction nila, nagiging ano muna yan, caterpillar muna yan. Now, the caterpillar, ang ginagawa ng caterpillar, pupunta siya sa halaman, no? Sa halaman ngayon, doon siya nangingitlog. Amen? Pag nangitlog siya, merong lumalabas sa kanyang ano, yung matamis na fluid, no? Yung something sweet. Amen? Ang gagawin ngayon ng mga langgam. Mga langgam, gustong-gusto nila yung matamis eh. Pupuntahan nila ngayon yan, yung nilalabas ng caterpillar na matamis na fluid. Amen? Para sa kanila, it was very, very sweet. Harmless. Para sa mga langgam. Pag pinuntahan lang, kinain nila ngayon yan. Amen? Gagawin naman ng caterpillar, pupunta siya ron sa kanyang tahanan. Sa bahay niya, susundan naman siya ng mga langgam. Sarap na sarap yung mga langgam. Alam niyo kung anong kinakain ng caterpillar? Langgam. Kinakain sila ng caterpillar. So I would like to illustrate, ganyan din si Satan. Bibigyan tayo ng isang bagay na parang ang tamis tingnan sa paningin natin, parang masarap sa paningin natin. Amen? Parang harmless. Wala, okay ito. And then what happened? Papatayin tayo ni Satan. Satan, he gives less, he took more. Ganyan po si Satan. Hindi po siya nagbibigay ng marami. Nagpapain lamang po siya sa atin at kukunin niya buong buo yung buhay natin. Kaya sinasabi dito, Satan is deceiver, killer, and destroyer. Pero meron pong magandang ibinigay na goals ang ating Panginoong Jesucristo. Number two. So nakita natin yung goals ni Satan. Dapat tayong mga mananampalataya, alam natin yung goal ni Satan sa buhay natin. But thank you, Lord. Si Jesus Christ, meron siyang goals for our life. Ang sabi niya sa John chapter 10b, I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Amen? Yung sabi mo, abundantly dito, yung hindi bundat ng tiyan natin lagi, ha? Abundant life po. Amen? Letter A, anong sinasabi dito ang goals ni Jesus Christ? Number one, the first goals of Jesus Christ is to give us life. Yan. Binibigyan tayo ng buhay ni Panginoong Jesus. And what is that kind of life? The first thing na binigay sa atin ng Panginoong Jesucristo, yung everlasting life. Yung eternal life na meron tayo ngayon, yung spiritual life natin. Amen? Yung sabi doon, pangmatagalan, panghabang buhay ang ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga meron tayo John 3:16 eh. Yung pagmamahal ng Diyos Ama, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Amen? Ang sabi pa sa John 3:36, ang hindi tumatalima sa anak, walang buhay na walang hanggan. Ang puot ng Diyos ay nananatili sa kanya. Amen? So yun ang ibinibigay sa atin ng Panginoon. But there was only one way para makamit natin ang everlasting life na yan, ultimately, kay Jesus lang po. There is no other than Jesus Christ. Amen? Kaya sabi niya, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for his sheep. Can you imagine, mga kapatid? Ang good shepherd natin, si Jesus Christ, willing po siyang ibigay niya, ipagkaloob niya ang kanyang sariling buhay para sa ating kaligtasan. Yan, mahal na araw na naman. Darating na naman ang mahal na araw natin. Kaya nga tinatawag na mahal na araw eh. Dapat yung araw na yun ay minamahal natin because Jesus Christ died on behalf of you and behalf of me. Di ba napakagandang bulay-bulayin natin yan? Ang sabi ni Jesus, akin na ang kasalanan mo, anak. Ito ang aking buhay. Buhay na walang hanggan. Exchange gift po. Divine exchange ang sinasabi doon. Divine yung tinanggap po natin sa Panginoong Jesucristo. Hindi po pang karaniwang regalo lang. Kundi divine exchange ang binigay niya. Kasi gusto niya may buhay na walang hanggan tayo. Samantalang si Satan, papatayin niya tayo. But on the other hand, Jesus Christ, He wants us to give a life that is everlasting.
Amen? Jesus Christ became a man. Naging tao rin po siya, flesh and blood. Katulad din po natin. Amen? But through His death, He conquered Satan. Tandaan po natin, ha? Namatay si Kristo Jesus para sa ipagwagi niya ang kamatayan na dapat sana napunta sa atin galing kay Satan. Pero si Jesus Christ, the power of His death, conquered devil. Nawa, walang puwang sa puso natin ngayon na si Satan para tayo'y dayain, nakawan, patayin, destroy ang pananampalataya natin. Because we have Jesus, the risen Savior God. Kaya nga siya namatay sa ano eh sa krus ng Kalbaryo. For what? Ano ba yung nangyari dito? Paulit-ulit na nating naririnig ito, mga kapatid. But let me remind each and everyone, mga kapatid, dapat talagang maalala natin. He died on the cross for the punishment of our sins, yung ating mga kasalanan. Amen? Then, He rose again. Yun yung maganda, nabuhay siyang muli. Hindi po siya nanatili, kaya meron tayong empty cross. The Jesus Christ, the risen God, buhay po siya. Anything na hihilingin natin sa Diyos, ibibigay po niya. Buhay siya eh. Hindi siya patay na Diyos. Amen? That's why meron tayong promise, eternal life. Hindi lamang po dito. Amen? Letter B. So kung may buhay na walang hanggan na tayo, yung sinasabing buhay na naganap at kasiyasya, ang sabi dito, Jesus' second goal is to give us an excellent life. Yan. Ito po yung maganda. Habi nun, that they may have it more abundantly. Hindi lamang po tayo binigyan ng buhay na walang hanggan. Prepared na talaga ni Jesus yan eh. Pag tayo nawala na rito, makakapiling na natin ang Panginoon doon. Ang binigay niya po sa atin, better life and infinitely best life. Gusto niya mabuhay tayo. Ano itong mga best life? Di ba, natuto naman tayo, katulad ng kinanta natin kanina. Sapat na, higit pa, basta meron kang Kristo Jesus sa puso mo. You have a contentment, mga kapatid. Nagkakaroon tayo ng kakontentuhan sa buhay. Hindi katulad nung araw, ang dami nating hinahangad sa buhay natin na wala naman tayong kakayanan para makuha yun. Anong ginagawa natin? Gumagawa tayo ng masama. We fall doon sa masamang gawain ni Satan. But this time, natuto tayong makontento sa buhay natin at kaya nagkakaroon tayo ng peace of life. Payapa. Amen? Praise God. Kaya kahit yung mga goal natin for the last 2 years ago, hindi natupad yun, meron tayong Kristo na naghahangad ng magandang buhay para sa kanyang mga anak. Magaganap po sa ating lahat yan. Amen? Palakpakan natin yung Panginoon. Amen? Hallelujah. Complain tayo ng complain. Ang init, oh. Init ngayon, di ba? Wala ka maririnig sa tao yun. Reklamo lahat. Ang init, ang init. Dapat magpasalamat tayo. We give thanks, God. Salamat, Lord. Mainit ngayon. Eh kung hindi pa initin, Lord, puro taglamig na lang tayo dito. Hindi rin tama eh, di ba? Amen? So all we have to do, matuto tayo magpasalamat sa anumang meron tayo o binigay ng Panginoon. Alam niyo ang weather, itong law of nature, gawa rin ni Lord yan eh. Alam niyo mga Israelita, panahon pa ng lumang tipan, napakareklamador talaga nila. Huwag naman tayo maging katulad na nila sa panahon natin ngayon. We have to change. Amen? Pasalamat tayo, may init. Merong taglamig. Merong kung ano-ano nangyayari sa paligid natin. We have to thank God because part yan ng creation ng Lord eh. We have to acknowledge, appreciate. Amen? Hindi yung gusto lang natin. Dami, pagbata pa lang eh, gusto na, tumanda na kagad. Nag-a-advance sila, bata pa lang. Kabataan pa lang, gusto na tumanda. Nung matanda ka naman, nagbabagits-bagits lang ka, hindi naman nabagay. Walang kakontentuhan eh. Tama. Maliit pa lang anak mo, gusto mo, anak, mag-ano ka na, mag-high school ka na. Eh, maliit pa yung anak mo eh. Maraming bagay na hindi akma, no? Para sa kalooban ng Diyos. Reklamo dito, reklamo doon. We have to give thanks to the Lord. Kasi gusto niya yung buhay natin, meron tayong kakontentuhan. Amen? Kaya tama yung kinanta natin. Napapaluha ako kanina. Sapat na, higit pa. Ano pa bang hahanapin natin?
Amen? You don't need to worry because everything else you need to this world, Jesus can provide. Number three, nakita natin yung goals ni Satan, then yung goals ni Jesus Christ. But how about us? May gagawin din po tayo, mga kapatid. Jesus' supreme goals for our lives. Amen? Sabi sa James chapter 4, verse 7. Sabi rito, we have to resist. Meron tayong kapangyarihan. Okay? Hindi lamang po tayo dinadaya tayo ni Satan, wala tayong gagawin kasi nandyan si Lord. Hindi po ganon. We have to do something. At ito ang isang pinakamagandang gawin natin. James chapter 4, verse 7, sabi dito, submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you. Uunahin po natin, we have to submit first to God, to Jesus, the power of Jesus. Amen? Some time ago, meron kaming binabible study, no? Na-experience ko to eh. Yung bata na binabible study namin, may sakit pala siya, meron siyang sakit na epilepsy ba? Parang ano, naniniga siya tapos yung kanyang mata na nalilisik talaga. No? Nagba-Bible study kami. So, nung closing prayer na, nag-pray kami, hawak ko yung kamay niya, yung isang kamay, yung pamangkin ko naman, tas bali, parang apat kami, apat. Alam mo, habang nagpe-pray over po ako, nakatitig po sa akin yung bata, nalilisik yung mata. Yung pamangkin ko nakatabi ko, ginano niya yung kamay ko, pinindot niya. Napadilat ako, nakatingin nga sa akin. Amen? Pagka nag-resist ka pala ng ano, huwag kang pipikit. Kasi may tendency na pwede kang saktan niya. Because the spirit na meron siya is devil. Amen? Anything, magre-resist tayo, kailangan open ang eyes natin dyan. Amen? Eh kung sakmalin ako bigla nun, di na naig si Satan, nanalo si Satan. Pero mga kapatid, through my experience, totoo yun. Na kapag ka nagre-resist ka ng something or medical issue yung kanya or spiritual issue, kailangan nakadilat ka talaga. Because Satan is powerful also. But praise God, the name Jesus is above all powerful name. Amen? Nakalma po siya. In the name of Jesus, ginamit ko lang, in the name of Jesus, be healed. Hinimatay po nung nagising po. Anong nangyari? Amen? Ganyan po. Meron tayong kapangyarihan din. Pero huwag natin babaligtarin yan. Submit yourselves to God first and then resist the devil. Huwag resist muna tapos submit ka sa God. Hindi po natin matatalo yung espiritu na yun. Kailangan naka-submit tayo sa kapangyarihan ng Diyos. 1 John chapter 4, verse 4. Ito yung magandang sinabi niya. You are from God and have overcome them. Because the one who is in you is greater than the one who is in the world. Meron tayong katiyakan eh, may kasiguruhan tayo na si Kristo Jesus ang pinakamalakas, makapangyarihan over this creation. Sa lahat po ng lilikha ng Panginoon. Kaya sometimes, tayo naman, we have to praise and worship the Creator, not the creation. Amen? Uulitin ko. Ang sasambahin natin dapat yung creator, hindi yung creation niya. So Jesus, we have to praise and worship Jesus. Amen? Letter B. Meron pa. Ang sabi dito, we must run to Jesus as fast as we can. Yan ang maganda. Kung meron tayong tatakbuhan, takbo tayong mabilis kay Jesus Christ. Sabi niya sa Isaiah 55:6, seek the Lord while He may be found. Call on Him while He is near. Tama, no? Napakagandang prinsipyo natin sa buhay. Takbo kagad tayo kay Jesus. Takbo. Run as you can, fast. Takbo tayo kay Jesus Christ. Sumbong natin sa Diyos. Pag may problema ka, kapatid, sumbong mo kagad kay Lord. Hallelujah. Amen? Minsan kasi, mga dinadanas natin trials, problema sa buhay natin, sinosolo natin. Why this cross is empty? Anything na pinagdadaanan natin sa buhay natin, pwede nating isampay
sa krus ng Kalbaryo. Anything po, mga kapatid, matutunan nating magsampay dyan. Lord, isinasampay ko sa krus ng Kalbaryo yung pamilya namin na nagkakagulo-gulo. Lord, isinasampay ko sa krus ng Kalbaryo yung financial namin ngayon, yung business namin. Lahat yan pwede nating isampay sa krus ng Kalbaryo. Run to Jesus and He will come to know you closely and in personal way. Yan ang gusto ng Panginoon eh. Yung tayo ay lumalapit sa Kanya. Amen? Sa John chapter 6, verse 37, ang sabi rito, ang lahat daw ng lumalapit sa Kanya. No? Yan ang gusto ko dyan eh. Ang lahat ng lumalapit sa Kanya, kailanman hindi Niya itataboy. O yung tatanggihan. Yan po ang maganda sa Panginoong Jesus eh. Whenever we come to Jesus, hindi Niya tayo tatanggihan, mga kapatid. Hindi katulad ng tao. Ang tao may tendensing tanggihan tayo. Kapag ka tayo tumatakbo, lumalapit sa Kanya. Amen? Maaring limited lang yung kakayanan Niya kasi. Pero po si Kristo, once na tayo tumakbo kay Kristo Jesus, He has all the resources, mga kapatid. Nasa Kanya po ang lahat. Wala na tayong mahihiling pa. Kaya ang hinihintay lang lagi ng Panginoon sa atin, lapit ka lang sa akin, anak. Hallelujah. Hallelujah. Run to Jesus. Keep coming closer and closer to the Lord. James chapter 4, verse 8. Anong sabi? Draw near to God, and He will draw near to you. Amen? So, ang Panginoon mismo, Jesus Himself, wants us to close to Him with a fellowship. Gusto niya malagi may fellowship tayo. And then we can walk with the Lord. We will have fellowship that give us abundant life. Even in the worst situation, mga kapatid. Kahit na nandun tayo sa sitwasyon na uncontrollable natin. Amen? Yun nga yung pinakamaganda eh. Hindi natin kontrolado ang sitwasyon, tapos tatakbo tayo kay Jesus, and then papayapain ka ni Jesus. Maraming bagyo ang pinapayapa ng Panginoon. Pero sa buhay natin, marami ding mga bagyo spiritually. Amen? Kaya kung meron tayong makasusumpong tayo ng isang magandang kapayapaan, lapit lang tayo kay Jesus. Sabi ko nga, bilang panghuli, we serve a God that has a plan and purpose for our lives. Yan po. Yung pinaglilingkuran po nating Diyos, meron po siyang magandang plano, layunin sa mga buhay natin. Amen? We serve a God that is greater than our troubles. Amen? Pag naglilingkod tayo kay Jesus, kahit anong troubles naman o trials ang maranasan po natin, kayang-kaya pong lutasin ng ating Panginoong Jesucristo kasama tayo. Amen? Lastly, we serve a God that makes all things are possible. Lahat po ng bagay ay posible kay Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya purihin natin ang Diyos sa umagang ito. Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. Thank you, Lord. We praise you, Lord. We honor you. Salamat po sa umagang ito, Panginoon. Nawa po ang salita ninyo ay magamit namin ng mga practical na aplikasyon so that we can know you better and better, Jesus, that you are our good shepherd. Maraming salamat po sa goals ninyo na ipinakita sa araw na ito. And even yung goals ni Satan. Thank you, Lord. Hahayaan namin, O Diyos, na maganap, maranasan ng mga buhay namin na merong good shepherd na may magandang purpose at layunin sa aming mga buhay. Salamat po. Ito po yung samot dalangin namin. In Jesus' name we pray. Amen.